Magandang hapon po. Sumama ang pakiramdam. May ilan pang dinugo pa ang ilong. Iyan ang sinapit kamakailan na mahigit 100 estudyante sa Oton National High School sa Iloilo dahil sa sobrang init. Laban gila sila dira sir, headache related to extreme heat, no? Kay bisan sa classroom, bisan well ventilated ang room, pero sa usbong bala sir, sa nga init gid, bisan ang dapyas ang hangin init, considering medyo crowded ang room, kay day naka-capacity kami sa mga 50 learners per classroom. Sa Tabang Elementary School naman sa Giginto, Bulacan, nagbabaon ang mga estudyante ng pamaypay o maliliit na electric fan para labanan ang init. Ang mga estudyante ko po ay usually sa kanila nagdadala po ng pamaypay, ng maliit na electric fan. Hindi po kinakaya ng mga electric fan sa classrooms yung sobrang init po. Dahil po sa loob ng room po namin, mga 40 plus po yung mga bata, siksikan po sila doon. Tapos sa sobrang init po. Dahil napipilay ng matinding init ang pag-aaral at pagtuturo sa mga paaralan, panawagan ng Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education, tutukan ang sitwasyon sa mga eskwelahan. Andyan yung pangailangan para sa sapat na mga electric fan. Dahil napakaraming mga schools yung walang mga electric fans. Pangalawa ay bawasan yung class size, no, na hinahandle ng ating mga teachers. Muli namang iminungkahi ni Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture Chair Sherwin Gatchalian na ibalik sa dati ang school calendar days. Ang summer natin ay April, May. Dahil tag-init yan, maiiwan na lang sila sa bahay o meron silang flexibility na manatili sa bahay o pumunta man sa ibang lugar na hindi makakaapekto sa kanilang kalusugan. Sabi naman ng DepEd, ang mga school heads naman po natin ay may discretion upang magsuspindi ng in-person classes and switch immediately sa tinatawag nating alternative delivery modes sa mga oras na sa tingin nila ay hindi na po conducive yung learning environment. May binuong grupo na ang kagawaran para pag-aralan ang panawagang ibalik ang dating school calendar days. May mga factors tayong pinag-aaralan dahil noon po, April, May yung ating bakasyon. Marami ring calls na i-move yung ating bakasyon dahil pagdating ng June, July at pasukan ay magkakaroon naman tayo ng mga bagyo. Tinitignan na rin ng DepEd ang pagdaragdag ng mga bentilador sa public schools, bagamat mga ngailangan ito ng pondo. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok. 24 horas. Kahit mga taniman ng mais at talong sa ilang bahagi ng bansa, natutusta na dahil sa matinding init. Yan po ang tinutukan ni Ian Cruz. Misulang inihaw na sa ilalim ng araw ang mga talong na yan sa Tantangan, South Cotabato. Dahil sunog na, hindi na mapapakinabangan ang mga ito. Maraming tanim na rin ang namatay dahil halos wala ng tubig na maipandilig. Ayon sa ilang nagtatanim, bagamat may ilang talong namang naani, tiyak na raw na lugi pa rin sila. Sa Ampatuan, Maguindanao, akalain mo ang anihan ng mga mais. Pero ang paninilaw pala, dahil natutuyo at nalalanta na ang mga dahon kung kailan namumunga na ang mga mais, nagkulang naman ang supply ng tubig at halos tuyo na ang ilang kanal. Kaya naudlot ang paglaki ng mga mais na naging maliliit at payat. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng gulo sa Sudan, mahigit 100 mga sibilyan ang inilikas at nasa Jeddah, Saudi Arabia na. Ayon sa Saudi Foreign Ministry, Filipino ang ilan sa mga inilikas. Dahil sarado ang mga paliparan sa Sudan sa gitna ng sigalot doon, isinakay sa Saudi military ship ang mga evacuee. Nagsimula na rin mag-evacuate ang kanilang mamamaya ng Amerika, Britanya, China, France at Jordan. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, nahihirapan daw ang ating gobyerno na maghanap ng ligtas na land route para mailikas ang ating mga kababayan. Ginagawa pa rin daw nilang lahat para ma-evacuate ang nasa 300 kababayan natin na naroroon. Malaking problema natin sa Sudan. We are already preparing the assets that might be involved.
We are just waiting to get better information as to whether or not it will be safe to bring our evacuees out of Khartoum, perhaps into Cairo. Nasa ilalim pa rin ng COVID Alert Level 2 ang 26 na lugar sa bansa hanggang sa katapusan ng buwan. Base po sa resolusyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF, kabilang po dyan ang ilang tourist destinations na patok ngayong tag-init, gaya po ng Palawan, Cebu Province, Bohol at Benguet. Sa ilalim ng Alert Level 2, papayagan lang hanggang 50% ang indoor capacity ng ilang establisimento at aktibidad para sa mga fully vaccinated na adult, habang 70% naman ang kanilang outdoor capacity. Nasa Alert Level 1 naman ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Naging produktibo raw ang pag-uusap kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos at Chinese Foreign Minister Qin Gang. Ayon sa Pangulo, sobrang makakatulong daw at mahalaga na nagkausap sila para linawin ang mga bagay-bagay. Kampante raw silang maayos sa mga issue sa pagitan ng Pilipinas at China. Nag-tweet din ang Pangulo na dahil prioridad na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon, nagkasundo silang mas buksan pa ang komunikasyon para ma-resolve agad ang issue sa West Philippine Sea. Sa ulat naman ng Chinese state media, hiniling daw ni Qin Gang sa Pilipinas na maayos anyang hawakan ang mga issue kaugnay sa Taiwan at South China Sea. Nanawagan din daw siyang irespeto ang soberanya at integridad sa teritoryo ng China at sumunod ng Pilipinas sa pangakong isulong ang strategic independence imbes na may kampihang bansa. Mga kapuso, kapapasok lang na balita, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Isabela. Naitala po ang epicenter sa hilagang silangan ng bayan ng Makunakon. Bandang 5:19 po yan ng hapon ayon sa FIVOX. May naitalang pagyanig sa ilang bahagi ng Cagayan, Aurora, Kalinga, Quirino, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At asahan po ang mga aftershock ayon sa FIVOX. Samantala, punding-pundi na raw ang mga taga-Occidental Mindoro sa krisis sa kuryente sa probinsya. At pangamba ng lokal na pamahalaan, baka raw mauwi ito sa civil disobedience. Nakatutok si Ian Cruz. Dekada ng problema ang supply ng kuryente sa Occidental Mindoro. Pero lumala ito sa mga nakalipas na buwan. Dahil sa power crisis nitong Biyernes, inanunsyo ni Governor Eduardo Gadiano ang state of calamity. Walang edad, walang antas ng buhay na exempted. Yung matatanda, nagsasuffer sa init, nagkakasakit, ganun din ang mga bata. Meron po kaming kooperatiba ng mga kababaihan na nagtatahi sa silang madaling araw kung kailan magkakaroon ng kuryente. Araw-araw, inaabangan ang anunsyo kung kailan magkakakuryente na 3 hanggang 4 na oras na lang ang itinatagal. Kaya ang mga residente, punding-pundi na. Sa sama ng loob nila, sa hindi nila maunawaan, ay maaaring magkaroon ng civil disobedience. Ito po yung hindi magandang kahantungan pero maaaring mangyari. Sabi ng pinuno ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC sa GMA Integrated News, hindi na raw mapatakbo ng 24 oras ang kanilang 12 megawatt power plant. Kulang kasi sa krudo dahil 6 na buwan na anilang di nagbabayad para sa fuel subsidy ang National Power Corporation. Better to have a rotational brownout for 30 days than run the 12 megawatts full capacity for 15 days. Idinilog na sa Energy Regulatory Commission o ERC ang issue ng di nababayarang fuel subsidy na sana raw ay maresolba na. Nagpetisyon din ng OMCPC sa ERC para payagang mag-generate pa ng karagdagang 8 megawatts ang kuryente sa Occidental Mindoro na nangangailangan daw ng mahigit 25 megawatts sa kabuuan. Sinisikap ang makuha ng GMA Integrated News ang panig ng Napocor at ERC. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maglalabas daw ng resolusyon ng Umeco para makautang ng 50 million pesos sa National Electrification Administrator o NEA para makabili ng bunker fuel. At napag-usapan daw ito sa pulong ng NEA at ni Senate Energy Committee Chairman Rafi Tulfo bilang pansamantalang solusyon sa power crisis sa Occidental Mindoro. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakapag-revenge travel na ba lahat? Kung oo, kulayan mo na ang trending na mapang ito.
Kung hindi drawing ang inyong mga travel plans, tiyak na kulayan mo na rin ang mapang ito. Ito ang My Philippines Travel Level, isang web app na developed ng Singapore-based Filipino software engineer na si Denz. Nung na-encounter ko yung Japanese version like in 2019, I think papatok yung Philippine version back then. Walang available na ganun. And I thought maybe someone would do it or maybe I could do it. Bawat probinsya pwede mong kulayan ng iba't ibang kulay. Depende sa kung ano ang ganap o ginawa mo sa lugar na yun. 450 new score na highest. Isa sa kumasasa challenge, ang content creator at backpacker na si Charmaine na kinulayan lang naman ang 82 provinces sa ating mapa. Way back 2017, I saw a random post in Facebook din. Nag-82 provinces din siya. I finished it November 2019. I made Batanas as my last one kasi, di ba, syempre, save the best for last. Kaya ang kanyang Philippine level sa web app, 338. Sa dami ng isla na makikita sa ating mapa, tiyak marami pa tayong rason para i-explore ang ating bansa. Kuya Kim, ilang isla na ba meron ng Pilipinas? Kuya Kim, ano na? Sa ating pagkakaalam, 7,107 islands ang Pilipinas. Ngunit noong 2016, natagdagan ng more than 500 islands pa ang bansang Pilipinas. Kaya sa ngayon, ang bilang ng mga isla sa Pilipinas ay 7,641. Kung ito ang latest sa ating mapa, alam niyo ba kung ano naman ang pinakaunang mapa ng ating bansa? Ang Velarde map na nilikha ni Murillo Velarde noong 1734 ang tinuturing na pinakaunang scientific map ng Pilipinas. Ang mapang ito na tinuturing din na mother of all Philippine maps ay naging instrumental sa pagdiin natin sa ating territorial rights sa ilang bahagi ng South China Sea. Pero matuturo niya ba sa ating mapa kung saan ang tinuturing na geographical center ng ating kapuluan? Ang heart-shaped island province ng Marinduque ang tinuturing na geographical center ng ating kapuluan. Ng Luzon Datum of 1911, na siya namang mother of all Philippine geodetic surveys. Sa probinsya ding ito ang siyang tahanan ng isa sa pinakamatandang religious festival sa bansa, ang Moriones Festival. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Takaw disgrasya po ang isang pedestrian lane sa Quezon City dahil burado na ang pintura. Yan po ang idinulog sa Sumbungan ng Bayan. Sa video na ipinadala sa Sumbungan ng Bayan, wala na halos bakas ng pintura ang pedestrian lane sa bahaging ito ng Anona Street sa Barangay East Camias, Quezon City. Nag-iisang linya na lang ang paalala na ito ang tamang tawiran sa lugar. Delikado po. Delikado po sa mga tao na dadaan. Lalo na po sa mga PWD. Saksi ang tinderang si Cecil sa pakikipagpatintero sa mga sakyan ng ilang pedestrian. Pagka may nagpapatawid po ng mga senior po, itinatawid na lang po namin kasi nga po delikado. Tulad din po sa mga bata. Dinilog namin sa lane marking section ng Quezon City Engineering Office ang sumbong. It takes 1 to 2 years. Lalo na pagka mainit ang panahon, kumakapit yung mga painting sa gulong. Kaya so nagpe-paid. Sa dami ng ginagawa ng lane marking dito sa Quezon City, yung iba din na ngayon napapansin na nagpe-paid na pala. So, tinatawag sa amin ng mga particular area na nagpipid na. So, pinupunta na at inaksyon na namin. Agad pinapinturahan ng opisina ang itinakdang pedestrian lane sa lugar para iwas aksidente. Okay na po, ma'am. Maganda na po. Kaya kung ba pagtawid, hindi na po nakakatakot tumawid. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mabilis na tikan tayo para updated sa showbiz happenings. Proud mommy si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa anak na si Sixto na nagwagi ng gold medal sa isang taekwondo competition. Siya rin ang youngest sa mga sumali. Nagpasikat ng kanilang volleyball skills ang ilang Kapuso artists sa National Collegiate Athletic Association na NCAA All-Star Volleyball Games sa San Juan City. Present sa Team Heroes ang Sparkle Stars sa sina Christopher Martin at Bruce Roland. Habang Team Saints naman sina Sparkle Hunks, Carlos San Juan at Prince Clemente. Sa women's volleyball team, naglaro sina Cassie Legaspi at ang Voltos 5 legacy actress na si Angela Alarcon para sa Team Heroes. Habang unang hit host na si Shira Diaz at Lyra Micolom naglaro sa Team Saints. Parehong Team Saints ang nagwagi. Sa gitna ng laro, nag-propose si University of Perpetual Health System Data basketball player alumnus Ray Taneo sa kanyang girlfriend na si Regine Arocha, na alumnus player ng Arellano University. The sweetest yes ang nakuha ni Taneo.
Binigyan parangal bilang Celebrity MVP sa men's volleyball si Carlos San Juan at si Shaira naman para sa women's volleyball. One of the highlights of the NCAA season ang All-Stars. Hindi nakukumpleto yung season without this. So we're very happy to see our Kapuso Stars, no? Lalo na ang participation ng ating Sparkle Artist, ng alumni, ng NCAA, at syempre ang ating mga atleta. So it was a very good afternoon and I hope this will continue as we go to season 99 and 100. Mga Kapuso, mahilig ba kayong mag-exercise sa labas? Naku, ingat-ingat po, lalo pag matindi ang init. Eh, paano ba mananatiling fit at ligtas ngayong tag-init? Alamin sa pagtutok ni Jonathan Andal. Tirik na tirik ang araw, pero marami pa rin ang nagja-jogging at nagbibisikleta sa UP Diliman sa Quezon City. As of now po, nakaka 3 hours na po ako. Mula po Santa Maria, Bulacan. Hindi po kami sa soft drinks eh. Tubig na may konting asin. Dapat kahit mainit, tuloy-tuloy pa rin yung ating exercise. Pero ang Department of Health o DOH, may babala sa mga nag-e-ehersisyo sa labas ngayong mainit ang panahon. Makakadagdag po sa panganib sa kalusugan. Halimbawa, matindi yung init, tapos sa... Magja-jogging ka pa. Nila, kung matindi rin, talaga mag-iingat po. Ganyan din ang paalala ni Tess na strength coach sa isang outdoor gym sa Taguig at sanay sa pag-ehersisyo sa init. 10 a.m. and then to 4 p.m. siguro iwasan mo na nilang mag-workout sa ganung oras. I-consider nila dapat number one is kung kumusta sila, kung ano ba yung feeling nila that time. Kung hindi sila sanay na sobrang ganun kainit tapos biglang pinush nila, hindi din siya advisable. Pag nakaramdam ng hilos tapagad at pumunta sa may pwedeng silungan at uminom ng tubig. Isa rin daw sa dapat ikonsidera bago lumabas ang forecast ng pag-asa sa heat index o init factor. Ang heat index ay ang init na nararamdaman ng tao na natutukoy depende sa temperatura ng hangin at sa humidity o yung alinsangan o halumigmig. Kapag umabot ito ng 42 degrees Celsius pataas, makukonsidera na itong nasa danger zone at posible ang heat stroke. 43 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index kahapon na naitala ng pag-asa sa Dagupan City, Davao City at Legazpi City. Batay sa heat index forecast ng pag-asa na inilabas kahapon, may 7 lugar ang posibleng nasa danger zone bukas. Pinakamataas sa Catbalogan, Samar na posible raw umabot sa 49 degrees Celsius ang heat index. Sa Metro Manila, posibleng nasa 40 degrees Celsius ang heat index bukas. Mataas din ang forecast sa mga susunod na araw, tulad sa General Santos City, na posibleng pumalo sa 53 degrees Celsius ang heat index sa Webes. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dinagsa ang kaliwatkan ng screenings ng Voltes 5 Legacy, the cinematic experience na ang ilan dinayo pa ng cast. Narito ang ating chika. Let's walk in! Voltes 5 Fever is on! Sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega, personal na nakibolt in sa screenings ng Voltes 5 Legacy, the cinematic experience sa ilang sinihan. Sobrang pinakiraban po namin tong series na to. Inaalay po namin sa inyo to, kaya sana ma-appreciate niyo po. Hooked ang viewers sa mga pangmalakasang action scenes ng Voltes 5 sa big screen. Maganda po yung effects, maganda yung acting, promising yung story. Nasa hiwalay na screening sina Martin Del Rosario, Matt Lozano, Lizelle Lopez, at Sofia Senyoron. Sa screening sa Clark, Pampanga, tampok ang mga Voltes 5 artist play, pati cosplayers, featuring mismong si Voltes 5. Salamat kabalin, King Suporta! Showing hanggang April 25 ang Voltes 5 Legacy, the cinematic experience. Pero may mga nagtatanong, iba pa ba ang Voltes 5 cinematic experience sa mapapanood sa TV? Yes. Ang buong Voltes 5 Legacy TV series is 80 episodes po. Ang napanood nyo lang po is 1 hour 45 minutes. Marami pa raw mga tanong ang masasagot kapag ipinalabas na ang serye sa May 8. Mapapahanga raw ang fans, lalo na sa mga eksenang katulad na katulad sa anime. Maraming ginawang ganon ang Team Voltes 5 na talagang when put side by side or put together, parang wow, ang galing, almost exact siya.
May backstories din kabilang ang kay Ned Armstrong, played by Dennis Trillo. Isa raw ito sa most challenging roles niya, lalo't sabay raw ang taping ito sa historical Portal series na Maria Clara at Ibarra. Ako pag sa mga biyahe, since malalayo yung mga locations namin, may time ako matulog. Kaya ayun, tinutulog ko talaga para maraming energy sa trabaho. At mga kapuso, yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.